Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo na ika-34 na linggo ng karaniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang may intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na may nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon na mga nagpadala rin sa atin tungkol sa kanilang mga personal na intensyon. Isama natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine, at ang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. At idadagdag natin ang ating intensyon para kay Fernando Carpio. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Daniel, ipinapahayag na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang ginagawa nila Daniel at iba pang mga dinala sa Babylonia upang maipahayag gaano katapat sila sa Panginoon. Sa ating ebanghelyo ngayon ay pinapahayag ng ating Panginoon na ang pinakamaliit na alay ng isang balo o byuda ay higit pa sa mga alay na mayaman dahil ang kanyang inaalay ay mula sa kanyang puso at sa kanyang ikabubuhay. Sa buhay natin, kinakailangan tayong mag-alay ng dekalidad para sa ating panahon, ating kakayahan at mga kaloob ng Diyos, mga kayamanan na Kanyang ipinagkitiwala sa atin upang siya ipupurihin at paglingkuran. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo ay nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong mga sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling
mong katapatan ay aming mapakatawanan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joaquim sa Juda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Joaquim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inalagay sa silid na taguan ang kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay iyong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat dapat sa lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang kaldeyo. Iniutos ng hari na sila'y paglaana ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Juda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta. At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari, sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas
ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isinangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at inkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal na malulhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal na marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan, sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-34 na huling linggo ng karaniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin po mga pagbasa ay tungkol sa tatlong paksa. Tapat, sapat, at dapat. Sa atin pong unang pagbasa, sa aklat ni Propita Daniel ay pinapahayag na ang isang unang kwento kung paano binihag itong mga maharlikang Daniel at iba pa upang maging lingkod ni Haring Nabucodonosor doon sa Babylonia. Sila ay pinakain ng pagkain ng hari na puno ng taba at may alak. At dahil doon, manghihina sila. Kaya si Daniel, upang ayaw niya na kakain sa tinatawag na marumi na pagkain na mga karning baboy at iba pa, sinasabi niya na kakain lang siya ng gulay. At yun lang ang kanyang kinakain, gulay at saka tubig. Ngayon noong binigyan sila ng pagsulit kung sino talaga yung magaling, napahayag, napakita na sila na kumakain lang ng gulay at uminom lang ng tubig ay siya pang pinakamagaling. Dahil yung iba na mga may kabataan din na nabihag doon sa Babylonia na pinakain ng pagkain ng hari na puno ng taba, na puno ng mga kung ano ng mga halo-halo na nakakasama sa katawan ay lalo pang nangihina. Kaya sa ating salmong tugunan na mula din sa aklat ni Propeta Daniel ay nagpupuri si Daniel tungkol sa Diyos na nga karapat-dapat lang na siya'y bigyan ng tunay na pagpupuri at pagpapasalamat. Sapagkat siya na dakila na nasa luklukan sa kalangitan ay dapat purihin ng lahat ng tao. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 21, verso 1 hanggang 4, ang ating Panginoong Hesus ay nagpunta sa templo ng Jerusalem. Doon sa templo ng Jerusalem, mayroong isang panglagyan ng mga kaloob o panglagyan ng mga alimusna sa templo. Ang mga mayaman naghuhulog ng pilak, ng ginto, napakaraming kayamanan nila na inuhulog doon. Ngunit nakita rin ng ating Panginoon ang isang balo. Dalawang kusing lang ang kaya niyang ihulog at yon ang kanyang inihulog. Ano ba yung dalawang kusing? Noong panahon ng ating Panginoong Hesus, ang dalawang kusing ay sapat na makabili ng pagkain sa isang araw. At ang kanyang natanggap sa paghingi ng limos ay dalawang kusing. Ibinigay niya lahat sa templo. Na ibig sabihin, yun yung ikabubuhay niya. Ibinahagi niya sa Diyos. Samantala yung mga mayaman, saksakan sa kayamanan, na ginto o pilak man ang kanilang ipagkaloob sa Diyos, yun ay ang sobra lang na hindi nila kinakailangan. Sapagkat marami silang kayamanan na nakurakot sa bayan nila ng Israel. Marami silang nakuha ng mga kayamanan sa mga tao na nilamangan nila. Kaya nga sila mayaman dahil mahusay silang magnanakaw sa bayan ng Israel. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon na yung alay ng balo na napakahirap na balo dahil ang mga balo babae, nagdepende sa mga lalaki at siyempre balo na siya, wala ng asawa na bigay ng suporta sa kanya. Ang ikabubuhay niya ay limos lang. At ang mga tao din,
kapag makakita ng mga balo at kung sino mang nanghingi ng limos, ay maliit lang ang ibinibigay. Dalawang kusing ang binigay para sana sa pagkain niya ay kanya pang inaalay sa Panginoong Diyos na si Yahweh. Pero sinabi ng ating Panginoon, mas higit pa ang kanyang ibinigay sa Diyos kaysa lahat ng nagbigay ng maraming pera. Sapagkat hindi po sa kantidad o quantity ay masukat ang ating alay sa Panginoon, ang tunay na sukatan, kung ito ba ay mula sa puso natin. Hindi po sa tinatawag nating ikapo o 10%, dapat heart percent. Ibig sabihin, kung ano ang sa puso natin, yon ang ating ialay para sa Panginoon. Kaya, hindi 10%, heart percent. At yung pag-aalay ng heart percent ay dahil kailangan tayong maging tapat. Sabi ko kanina, tapat, sapat, at dapat. Ang pagiging tapat sa Panginoon na tayo ay responsable. Kasi ang tinatawag na tapat, tayo ay may fidelity. Tayo ay matapat sa ating responsibilidad bilang nananalig sa Diyos. Na kung ano man ang kaloob ng Diyos sa atin, ibahagi rin natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang tunay na kayamanan, hindi po ang mga material na kayamanan, lupa man, pilak, ginto, pera, o kung ano mang nasa iyo, hindi po yan ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay ang Diyos. At ang Diyos na tunay na kayamanan, nagbahagi ng kayamanan sa atin. Kapag ka marami kayong kayamanan, katiwala ka sa kayamanan na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo upang ikaw ay marunong ding magbahagi sa mga may hirap at mga walang kayamanan. Ang ibig sabihin dito, ikaw ay katiwala. Kapag ka ika'y tapat na katiwala, mamahagi ka sa mga taong nangangailangan. Pupunta naman tayo sa sapat. Sapat, hindi sobra. Sa salita ng mga millennial, sabi, hindi bunga. Ibig sabihin, sapat na yun ang dapat mong ibigay, dapat mong ialay, na dapat mong gawin, yon ang sapat. Kaya sabi nga ni Santa Teresa de Avila, isang madre na Carmelita, sabi niya, na huwag tayong mag-alala anuman ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Lahat ay nagbabago, Diyos lang ang hindi. Ang Diyos ay sapat. Diyos solo basta. Ang Diyos ay sapat. Kaya dapat at yung na dapat natin gawin, tayo ay dapat tapat at sapat. At pangatlo, dapat. Ano ba ang dapat natin gawin? Ang dapat natin gawin ay tingnan po natin kung ano ang nasa atin. Yung nasa atin, sabi mo, pinaghirapan mo. Bunga ito ng pagnegosyo mo, bunga ng pawis at iba pa, kung ano pang mga mana. Hindi po yan sa'yo. Sapagkat ikaw ay binigyan ng buhay ng Panginoon at kung ano man ang karunungan at mga talento upang ang lahat ng talento mo, upang ang lahat ng panahon mo, upang kung ano man ang kaloob na sa'yo, ay ibahagi mo sa dapat na gawin o pagbahagi. Sapagkat di kalidad ang hiningi ng Diyos sa iyong panahon, sa iyong talento, at sa mga kaloob na ibigay mo dapat pabalik sa Kanya upang siya'y purihin, upang siya'y mahalin, upang siya'y ating bigyan ng narapat at dapat na gawin. Kaya, tapat, sapat, at dapat ang ating ialay sa Panginoon. Dahil hindi tumitingin ang Diyos sa kantidad bagkos sa kalidad. Hindi tumitingin sa Diyos gaano kalaki ang ibinibigay. Kung ito ba ay binibigay ng may puso. Hindi 10%, heart percent. Sapagkat kung ano ang
tapat ay magkaroon siya ng sapat sa buhay niya na ang dapat niyang gawin ay kanyang gawin para sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating panalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Atin pong itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang sa ating kasaganahan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan. At upang kami ipaginapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag
kay nito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang kami riyong pinakihirapan sa pungitan ng anak namin na mahal. Kay kaisa namang yan, sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y abalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Naging minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga patid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani repatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na malabirhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa tawag ng pagmamahal ng Diyos.
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan po ng ating simbahan sa ating unang Parish-wide Advent Recollection Series sa darating po ng November 28, 2023, araw po ng Martes. Bukas po ito sa ganap na ikapito po ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang debosyon. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magduralang, ang ating pong parochial vicar. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo para po sa taong 2024. Maaari po kayo magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo naman po, ikalima po ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Maaari po tayong, meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard, Entrance, at Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkaluban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan itong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo sa aming hantungan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ipagdasal natin ating mga pinamahal na himao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing aming hiram na buhay. Buong kababa ang loob po kami nalangin at kami nagmakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karamihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman, ikaw ang may kapal sa mga imaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan ng inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na laging tumutulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos.
Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Poong Hesus Nazareno. Alalahanin po natin na ang ating ugnayan sa Diyos ay dapat tapat, sapat, at dapat na siya ang tunay natin na kayamanan na siyang maghahari ng ating mga puso, isipan at buong pagkatao. Ngayon po, ang basbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno. Iniagbasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kinangin ang kanan, nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan niyo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga nalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng bilisyon nito na may mahalan ang pangako ng sabinyag na ikaw ay nangibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre,